Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng mga video na kung saan gagawin natin green screen background yung background nito kahit hindi tayo gumamit ng green screen na tela. So ganito lang siya kadali. I-click lang natin yung CapCut na application. Tapos, new project. At paalala, itong CapCut ay pwedeng ma-download ng libre sa Play Store. Ayan. So, hanap lang tayo ng video na pwede natin gamitin. Halimbawa natin, yung video na ginawa ko nung ako ay bumati sa Foundation Day ng Bernardo at San Juan. Mapansin natin ay meron akong background dito. Itong background ng school namin. So, paano natin tatanggalin yan? So, ulitin ko lang yung proseso. Pinakita ko lang muna yung picture na i-insert ko. So, ito yung pinakang unang step. Kiklik natin yung plus sign na ito. Ayan, tapos hahanap tayo ng green screen na tinatawag. Ayan, so gagawin natin, syempre, magda-download muna tayo ng green screen na video. Ayan, so pwede naman kayo mag-download ng picture na green screen kasi pwede naman siyang i-drag. So ito yung kanina, di-delete lang natin. Ayan, shout out sa mga manok. So ngayon mayroon na tayong background na color green. Ngayon naman, ang gagawin natin ay mag-overlay tayo. Oh, overlay, add overlay, tapos ito na, kiklik na natin yung video na gagamitin natin. Ayan, tapos kiklik lang natin yung na-overlay nating video, tapos dito sa setting, remove background. Ayan, iintayin lang natin. Napansin natin ay natanggal na yung background. Pero iintayin natin ma 100% syempre. Ano yung mga tips para maging maganda yung pagtanggal o pag-remove ng background? Siyempre, dapat yung liwanag, yung lightning natin ay maganda. Pangalawa, hanggat maaari, doon tayo sa medyo plain na background, yung hindi gaanong madaming kulay. Siyempre, sinesensor lang naman ito ng software, ano ng application na ginagamit natin. Kaya kung hindi maganda yung lightning tapos yung background natin hindi masyadong plain, ay may tendency na halimbawa yung tenga ko ay medyo hindi sharp yung pagkakatanggal ng background. At syempre kung kaya naman huwag masyadong kilos o less movement dahil pag masyadong mabilis, medyo hindi na kung masyadong mabilis yung movement, medyo hindi nakukuha nung system nung application. Syempre, tatandaan natin, ito naman ay hindi naman standard na katulad ng mga DSLR, mga naka-green screen talaga. Kumbaga, yun pa rin talaga yung the best. Ito namang application na ito ay gagamitin lang natin in case na talagang wala tayong kagamitan.
in case na may kailangan tayong gawing video na kailangan nang matapos. Kasi syempre isipin mo, hindi mo na kailangan magdala ng stand, green screen, cellphone lang talaga, cellphone alone lang talaga. Kaya na natin maggawa ng green screen na background. So napapansin naman natin na going smooth naman, talagang maganda yung pagkakakat ng picture o ng video na ginawa ko. So iintayin lang natin maging 100 yung remove background. Tapos marami pa siyang setting, pwedeng yung volume i-adjust natin. So yung sa ibang mga tanong kung paano gamitin yung ibang tools ng CapCut ay i-discuss ko na lang sa susunod. Pag natapos na yung remove background, kiklik lang natin yung download, tapos pwede na natin gamitin ang Chroma Key. Yan, kung gusto nyong masubaybayan itong video na ito, comment lang kayo sa baba, like, share, and subscribe. So ito lang. Ito lang muna yung aking ibabahagi. Sana ay may natutunan kayo. At maraming salamat sa inyong lahat.